Hindi ako nakapagsalita agad nung nalaman kong totoo. Dahil ang mastermind ng cover-up, ang tatay ko. Hayop ka! Tinuring kitang kaibigan sa loob ng maraming taon, tapos anong ginawa mo sa akin, paeng? Ha? Anong ginawa mo sa pamilya ko? Umalis ka na din, baka mapatay na kita! Iyak na! Saka na talaga sa akin! Naipit lang ako dito! Kaya natakot ako baka mawala si Joan sa akin. Yung mga suspect na tumira sa pamilya mo, sila din ang pumatay sa pamilya ni Joan. Magiging susi natin para makapasok ang kartel natin dito sa Pilipinas. Pakialam mo rin, paing na yun. Napaka-adalantado. Bakit iniimbestigahan niya ang Palanggang Massacre? Ilalaglag ka niya? Tayo? Hindi tayo lalaglag ng anak ko. Baka maunahan tayo. Gawan ko na ng paraan to. Handa ka ba, Ron? Hindi lang pangalan mo dito ang nakatayo, kundi buhay mo pa eh. Mayor, hindi po ako natatakot. Pagkatapos ng ginawa nila kay Joan, hindi po ako papayag na may mapiktima na naman silang inosenteng tao. Chief, handa mo nga isang press con para kay Paeng. Yes, Mayor. Kasama ko po si Jose, asawa ko. Nagtataka po ako kung bakit sinasabi po nilang isa siya sa mga suspect. Sabi po ng asawa ko, manahimik na lang daw po kami. Kasi mahirap lang daw po kami. Ganyan din pa ang sinasabi sa akin ng asawa ko, si Timyo. Nadidigado na ang buhay ng anak namin pag hindi niya sinabi. Hindi niya inako ang masakir. Kilala rin po kaming lahat. Uubusin din po kami pag hindi nila inako ang kaso. Kaya ako, kahit umasakit, tinilang po kami. Kumibo. Ganyan din ho kami na ang kapatid ko si Kuya Baldo. Bukod sa takot kami, wala naman ho kaming pera kaya hindi nila po kami lumaban. Huwag kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat para lumabas ang totoong suspect ng Palanggang Massacre. At para makalaya ang asawa niyo at ang kapatid mo. At bibigyan natin ng hustisya ang maling pagkakulong sa kanila. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Ako bahala sa inyo. Salamat po. Salamat po. Pretty, oh. Thank you. Palala ka naman dyan. Alam, nai-stress kasi ako eh. Alam mo ba na hindi ko mag-gets-gets bakit ako pa yung kailangang kasuhan? Eh, pinagtanggol ko lang naman yung staff ko. Sinaktan niya. Eh,
Sinubukan mo pang may pag-usap, may pag-areglo. Alam mo kung away kanto lang to. Di natin uurungan yun. Kaya nga lang, di na ang kasadimandahan eh. Paano kaya kung kausapin mo na lang? Kaso kasi ba ni napakamatapobre nun? Sobra. Eh, parang wala ka rin kasi masyadong choice ngayon eh. Eh, wala namang masama kung susubukan mo. Para matapos na rin to. Tapos kung ayaw pa rin niya, pagkatapos rin eh, huwag mo nakakarmahin din yun. Salamat. Hoy, te. Sigurado ka naman dyan sa gagawin mo. Alam mo, Pretty, kami ni Apple, sumama kami kasi baka kailangan mo ng rest back. Di ba nga? Pero sa totoo lang, hindi ko talaga bet tong ginagawa natin, ha? Correct. Kasi akala ko talaga ilalaban mo hanggang dulo to, eh. Di ba? Basta kasi, ayoko may pagsisihan ako bandang huli. So, makakatulog ako ng mahimbing. Ayoko na may kaaway. Gusto ko makausap siya. Malay mo naman, lumabot yung puso niya, mapatawad niya. Hindi naman tayo. Hindi ako sure dyan. Ito na yun, no? Oh, ito na yun. Ah, yun yan. Oh, kaya mo na yan. Hinga. Sige nga. Katok. Katok. Tao po. Ayun. Sino po sila? Nandiyan po ba si Miss Janine? Gusto ko lang po sana kausapin. Inday, sino yan? Gabi na sila ba bisita natin, Inday? Oh, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din ang mukha mo para pumunta dito? Ha? Pagkatapos mo akong buhusan ng tubig? Tapag-tapangan sa chip mong palor? Anong ginagawa mo dito, ha? Kung babae ka, chika. Hindi ako pumunta dito para gumawa ng gulo. Makikiusap lang ho sana ako na sana po mapatawad niyo ako. Gusto ko pong humingi sa inyo ng dispensa. Alam ko naman pong mali yung ginawa ko sa inyo noong nakaraang. Kaso, makikiusap ho sana ako sa inyo na baka po pwedeng iuro niyo na lang po yung kaso. Hindi ko ina-expect na gagawin mo to. Ha? Magmamakaawa ka sa akin. Samantaling dati, tapang-tapangan ko. May linya ka pang pantay-pantay lang tayo. Walang pantay-pantay. Iba mataas, iba mababa. Ha? So ngayon, alam mong mali ka. Alam mo kung saan ka lulugar. Ha? Tapos nandito ka ngayon, magmamakaawa? Well, hindi ko matatanggap ang sorry mo. At sorry din, hindi ko iuurong ang kaso. Tuloy ang kaso laban sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Manghampas lupa, mapatay kutob. Ang yayabang nyo, mga ugaling squatter kayo, ganito ang gagawin nyo sa akin. Tapos sila yung magmamakaawa ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ma'am, ano ho bang dapat kong gawin para mapatawad nyo ho ako? Lahat naman po gagawin ko para mawala ho yung galit nyo sa akin. Talaga? Lahat gagawin mo? Well, lumuhod ka at halikan mo ang paa ko. Po? Hindi mo naiintindihan? Ang sabi ko, lumuhod ka at halikan ang paa ko. Hindi mo. Ate mo. Lord! Ate, boy! Pretty! Ano, tinitigtay mo? Pretty! Anak, pretty ito ngayon ka. Anak,
Pretty, tumayo ka. Yuck! Alam mo, pumunta ako dito para humingi sa'yo ng tawad, hindi para halikan yung paa mo! Ano ka, Diyos? Ha? Ni hindi ka nga tao eh! Demonyitang hayop ka! Wala kang puso! Kapal mo ka pa rin dito! Kayo, mga ugala iskwadra kayo! Pabunta-punta kayo dito! Nagtatapag-tapangan kayo, ha? Ang kakapal ng mukha ninyo! Eto, tatandaan nyo, hindi pa tayo tapos! Magkikita tayo sa korte! At sisiguraduhin ko! Tandaan mo ito! Magdudusa ka! Kayo, lumayas na kayo! Mayabang ka! Mga squatter! Layas! Sinabi, lumayas kayo! Layas! Makawala pala ka! Layas na kami! Mga gwali squatter! Layas kami! Layas! Layas! Ayaw ka! Ate, ilikan na! Tara na, tika na! Tika na! Pretty! Alam mo, dapat nakinig na lang din talaga ako sa inyo. Dapat hindi na ako pumunta dito. Alam nyo, sorry ha, okay sorry na. Talaga na dami pa kayo. Okay lang yan. At least ngayon, alam na natin buo na desisyon mo. Tuloy natin yung labang. Wala nang atrasan to, ate. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Sabihin mo lahat. Ito na yung pagkakataon mo para malaman ng buong bayan kung ano ang totoo. Napakainit ng issue na ito na pinag-uusapan ng buong bayan. Ano ba yung katotohanan? Ako po si Police Officer Rafael Policarpio. Anak po ako ni General Policarpio. Matagal ko na pong alam ang sinasabing sindikato na nandito sa Pilipinas. Sila po ang Golden Scorpion. Sila po ang nasa likod ng Palanga Massacre. At sila din po ang tumira sa pamilya Uy. Sila po ang nasa likod ng operasyon ng droga at sa patayan dito sa bansa. Kilala ko rin po kung sino ang protektor nila. Si General Policarpio, ang aking ama. Siya po ang nag-utos na bayaran at torturin ang ating mga suspect dito. Para protektahan ang sindikatong Golden Scorpion. Kilala ko rin po kung sino ang protektor ng Golden Scorpion. Si General Policarpio, ang aking ama. Siya po ang nag-utos na bayaran at torturin ang ating mga suspect dito. Lipstick ko. Ang mukha ko. Maganda pa ba? Ganda. Ang ganda. Para kang sasali ng pageant. Gusto ko yan. Maganda tayo ng reporter. Baka sakali ma-interview ako. Makita ako. Makita ako. Sa TV. Kung saan isiniwalat niya ang Liumanoy cover-up sa Palanga Massacre. Ate, reporter, tiga Palanga po kami. May
alam po kami sa Palangga Massacre. Ay, kami po ng nanay ko. Ay, pwede po bang i-interview? Ay, opo. Of course. Pwede. Hello. Pwede niyo na itatanong. Ako ang kapitapitagang kapitana ng barangay na ito. Nung nangyari ang masakay, nandito ako ng tatrabaho. Sabagat. Namumukha kay Ani. Siya yung nanay ng pamilya na minasakar. Ma'am, at tinakot para akuin ang kasalanan dito sa Palangga Massacre. At nabura po ang CCTV footage ng ebidensya nila. Pero nakakuha po ako ng kopya. Nakausap ko na rin po ang pamilya mismo nila. Maraming tao po ang nagdusa dito. Dahil sa mga krimen, dahil sa droga ng Golden Scorpion. Ito, may tanong ako. Ano yung branch of science that deals with the study of plants? Botany. Tama. Ito. Ano yung branch of science that deals with the study of heavenly bodies? Astronomy. Galing ah. Ito. Ito. Mahirap to. Ano yung branch of science that deals with the identification, classification, and naming of organisms? Ano? Teka lang. Alam ko to. Ano? Taxonomy. Bang, galing ah. Dalingin naman. Kala mo di ko masasagot yun. Dali. Basic. Ano bang ginagawa mo dyan? Benji plus Neneng B was here. Bakit was? Dalawa tayo, so plural dapat yan. Dapat, we're here. Ah. Yaman na ako niyan. Nakaukit na eh. Ano nga, ayusin ko. Excuse me. Bakit mo pala ito nilagay dito? Binarkahan ko yan kasi simula ngayon, dito na yung tagpuan natin. Ayos yung naisip mo ah. Ayan. Okay na. Benji, may tanong lang pala ako sa'yo. Pero medyo personal to ah. Ano yun? Diba, dami nagkakakrush sa'yo sa school. Oh. So dami nun, wala ka bang crush din? Meron din naman. Sino? Anong pangalan? Hanap na lang tayo sa iba. Kasi ang mahal mo, hindi ka siya. Okay, kuhay muna ito. Ay, na. Ito pagkain. Baka nakamunda ka na natin yung pagkain mo. Okay, check ba sa makabit? Ma! Baka mong crush din? Meron din naman. Sino? Anong pangalan? Secret. KJ naman ito, sabihin mo na! Hindi kasi, umipat na siya ng school. Sa private school na siya nag-aaral. Buti nga nakaalis na siya. Ano sabi mo? Ha? Ang sabi ko, buti na lang, tinuturuan mo ako mag-review. Oo naman. Pero,
Benji, salamat ah. Kasi itong mga nakaraang linggo, traumatic na mga pangyayari sa akin. Pero alam mo, pagkasama kita, nakakalimutan ko yun. Umagaan yung pakiramdam ko. Alam mo, may mga magandang nangyari naman pagkatapos nun, di ba? Tingnan mo, mas lalong tumibay yung friendship natin. Tama. At forever na tong friendship natin. Forever? Anong forever? Ito, tuturuan mo ako, di ba? Ah, oo naman. Oh, dali na, turuan na kita. Huwag ka titingin. Sige. Hindi ako titingin. Ah, oh, sige. Some microwave. Ano? Hindi ko pa nare-review yan. Bakit mo tinignan? Hindi ko pa nare-review pa. Review mo na. Tuturuan mo ako. Oh, sige. Ito. Ma! Ricardo? Dito ma eh. Parang maganda na. Galing ba ma? Pero paano? Matagal na siyang patay. Namamalik mata ba ako? Mga brother! Yun pa lang ka na sa balita, oh! Uy, lakasan nyo! Lakasan nyo! Lakasan mo! Yan! Lakasan nyo! Lakasan nyo! Kilala ko rin po kung sino ang protector ng Golden Scorpion. Si General Policarpio, ang aking ama. Puti nga sa general na yan. Sana makulong na siya! Bulok! Bulok ka mo, sistema! Kaya nga eh. Dapat. Imbestigyan natin ang kasong yan, eh. Hindi pa pala nahuhuli yung pumatay sa pamilya ni Elias, no? Tama nga yung sinabi niya sa atin. Kaya nga, eh. Nakakaawa naman siya. Walang naniniwala sa kanya. Yung pala puro katotohanan ng mga sinasabi niya. Wala talagang hustisya para sa ating mahihirap. Eh, paano na tayo niyan? Commander, Andrea, tulungan niyo ako. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Gusto kong maniwala na kakampi ko si Paing sa paghahanap ng hustisya para sa inyo. Pero hindi ko pa rin mapigilan na magduda. Yes. Panoorin mo to. Panoorin mo. Si Paing. Nilaglag niya yung tatay niya. Kilala ko rin po kung yari niya yung si General. Protector ng Golden Scorpion, si General Policarpio. Ano? Puntahan natin? Tara. Magandang klase ng mga droga yan. Galing ng Mexico at ng China. Ilang porsyento ba pinag-uusapan natin dito? 60 sa amin, 40 sa iyo. Lugi naman yata ako dyan. Kukumpetensyahin niyo. At papayagan ko naman kayong gamitin ang mga pier na hawak namin.
30 sa inyo, 70 sa amin. Senyor, sa amin naman manggagaling ang droga. Hindi ba parang kami naman ang lugi niyan kung ganyan ang hatian? Alam niyo kung gaano kalaki at kahalaga ang Pilipinas sa merkado ng droga sa mundo. Kung ayaw mo ng alok ko, tapos na ang usapan natin dito. Senyor, huwag masyadong mataas ang ihi mo. Mas gugustuhin mo kung maging kakampi kaysa maging kaaway sa negosyo. Rebecca Chen, alam kong malaki ang cartel niyo sa Mexico at sa China. At kilalang kilala din kayo sa pamumugot ng ulo ng inyong mga kalaban. Pero teritoryo ko ang Pilipinas. At ayokong tinatakot ako sa teritoryo. Marami ng sindikatong kumalaban sa amin. Pero lahat sila, sumalangit na ang kanilang kaluluwa, ay pinagpiprestahan ngayon ng isda sa ilalim ng dagat. Kailangan ko lang mag-usap si Payo. Okay na. Ako na bahala. Elias. Hello? Napanood ko lahat. Bakit mo ginawa yun? Elias, matagal ko na dapat ginawa to. Naalala mo nung nasa Cebu pa tayo. Ayaw na ayaw nating dalawa na may maaapi. Kaya dapat lang gawin ko to para sa pamilya mo. Para kina Joan. At para sa lahat ng mga tao na biktima nila. Elias, alam ko hindi madali patawarin ako. Dahil pinagtakpan ko ang tatay ko. Pero natauhan na ako. Kakampi mo ako dito. Maraming salamat, brother. Ako bahala sa'yo. Hindi ko matatanggap ang ginawa sa akin ni Paeng. Hindi mo na siya dapat ituloy na anak. Gusto ko nang patumbahin yung whistleblower na anak ng general na yan. Kasama ko mga tao sa Senado. Nandito kami para arestuhin ka. Pasensyahan tayo, Ricarte. Pero wala kayong pakikinabangan sa akin.